What's up mga bigan? It's me Jay-Z and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So mga bigan, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa fuel consumption. Meron tayo ditong tatlong paraan para hindi lumakas sa fuel consumption ng ating mga motor. Itong pag-uusapan natin ngayon mga bigan is hindi lang ito yung dahilan or paraan para makatipid ka sa gas consumption. So marami pang iba, pero itong tatlong to yung basic at kayang-kaya natin itong gawin or ipagawa. Okay? So simulan na natin. So number one sa listahan natin is huwag magpalit ng aftermarket pipe o yung ating mga tambutso. So generally mga bigan, lalakas po ang fuel consumption natin kapag nagpalit tayo ng aftermarket pipe. Kasi yung stock na tambutso natin o yung tambutso na kasama ng motor natin nung binili natin siya galing kasa is nasa optimum po yan. Nasa pinakamatipid po yan na fuel consumption, okay? Pero once na nagpalit na tayo ng aftermarket pipe, kadalasan dyan mas lalaki yung butas. Kapag nangyari yon, lalakas din yung fuel consumption natin. Pero don't get me wrong mga bigan, meron akong alam na mga aftermarket pipe na kaparehas lang ng gas consumption ng ating mga stock. Pero dahil maganda yung sound niya o yung tunog niya, mas malamang bobombahin mo ng bobombahin yon. Tama ba? Diba? So para sa akin parehas lang, tataas pa rin yung fuel consumption mo. So dako tayo sa ikalawa. Ang number 2 natin mga bigan is huwag tayo mag-modify ng panggilid. Pagdating sa scooters, CVT po yun. Pagdating naman sa manual, sprocket. So kapag nag-modify tayo mga bigan, although matutugunan yan yung lakas na gusto natin o yung top speed na gusto natin, hindi na yan magiging optimal in terms of fuel consumption. So yung nakalagay dyan, na stock, nung kasama ng motor natin, nung binili natin yan sa kasa, nasa optimal condition yan. Nasa condition yan na pinakamatipid na fuel consumption. So kung pinalitan mo yan, kung sakaling pinalitan mo ng sprocket, yung bilang ng ngipin, sa scooter naman, kung nagpalit ka ng kahit bola lang, magbabago na ang fuel consumption mo. So kung ang goal mo is makatipid sa gasolina, huwag tayong magmo-modify ng CVT o ng sprockets. Dako tayo sa ikatlo, no? Kadalasan, hindi ito nababanggit sa inyo na paraan kung paano tumipid sa gasolina ang inyong mga motor. So, ang pangatlo natin, mga bigan, ay ang proper maintenance. So, kadalasan, no, mga bigan, sa mga nagko-comment sa akin, kadalasan sobrang laki na ng mileage nila o yung tinakbo nila o yung auto nila, hindi pa nabubuksan yung makina. 40,000, 50,000, ang nagagawa lang, change oil. So, kung nanonood kayo ng mga videos natin, lagi kong sinasabi sa inyo na napakahalaga ng proper maintenance. Bukod sa tatagal ang buhay ng inyong mga motor, ito rin ang magiging dahilan para mag-stay sa optimum o yung pinakamatipid na gas consumption ang inyong mga motor. Again, huwag magpalit ng pipe, huwag mag-modify ng CVT or sprocket. Pangatlo naman ay ang proper maintenance. Okay, so yun yung tatlong paraan para hindi lumakas sa gas ang ating mga motor. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay-Z Vlogs and see you sa next video. Ating yan eh! Ating yan! Ating yan eh! Ating yan eh! Ating yan eh! Ating yan! Ating yan eh! Ating yan eh! Atin yan eh. 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 Atin yan eh.